Mother's Day Special. Ano nga ba ang superpower ng mga nanay? Ito po si Dr. Iris, isang Filipino-Canadian medical doctor, nakabase dito sa Vancouver, Canada. Tumutulong po ako sa mga kababayan natin i-optimize ang health and wellness in a natural and holistic way. Hindi lang naman yan sa pamamaraan ng pag-optimize ng physical wellness through low-carb and fasting. Kasama po syempre dyan yung emotional wellness, mental wellness, even spiritual wellness, kahit din ang financial wellness na importanteng bahagi din ng ating mga buhay, and yung mga libreng workshops and trainings ko po matatagpuan sa levelupwithdriris.com. I highly encourage lalo na yung mga nanay natin, anumang edad, kahit kayo ay grandma na, inainganyo ko po kayo to check out itong mga resources natin, mga libreng training programs para lalo nating ma-enhance yung mga superpowers na meron po tayo bilang mga ilaw ng tahanan. So balikan po natin, ano nga ba itong superpower ng mga nanay? So regardless of kung kayo ay galing sa privileged background or hindi naman privileged ang background ninyo, if you come from very humble means, humble beginnings, regardless if kung kayo ay mataas ang pinag-aaralan o hindi, regardless kung may trabaho kayo o wala. So regardless kung ano man po ang mga circumstances ninyo sa buhay, iisa lang ang katotohanan na kayo po ay may superpower din. And itong superpower na ito ng nanay ay yung kapasidad natin na magbigay ng ilaw sa tahanan. Through our actions and the choices that we make, the way that we respond to the events in our lives. Hindi po maikakailan ang mga problema at challenges sa buhay ng babae, sa buhay ng pamilya, ay laging nandyan. It comes in varying degrees, big and small. Pero ang ating kapasidad to react to that, yan po ang pinagmumula ng ating superpower. Bilang nanay, tayo ay may kapasidad na magkaroon ng kaliwanagan sa ating pamilya, kaya nga tayo tinatawag na ilaw ng tahanan. And this is brought about by the choice na gagawin natin if we choose to become a source of light or yung light natin ay ididim natin at magkakaroon ng kadiliman sa ating pamilya. Nasa atin lagi ang choice, but the thing is, lagi pong nandyan yung capacity ninyo to really get that light to shine in varying degrees. And yun nga po, ito ay nakasalalay sa mga choices na ginagawa natin. Ang mga choices na ito ang magdidikta ngayon ng ating galaw, ng ating aksyon. So every moment sa buhay, mapa-challenging man ito or hindi, laging may kaharap yan na fork in the road. It's always going to be a choice. Ikaw ay tinatanong ng tadhana, ina-ask ka ng tadhana to make a choice. What are you going to do in this instance? For example, may pinagdadaanan na challenge ang family mo. Will you choose to be supportive? For example, sa mga anak mo kung nagkamali sila, sa asawa mo kung nagkamali siya, or will you choose to not be supportive? Lagi pong choice yan. And ito nga ang special power natin, kasi yung mga choices na ito will then decide, will dictate kung lalong magliliwanag yung ilaw natin. And in that way, maliliwanagan yung ilaw ng mga nakapaligid sa atin, maliliwanagan yung buhay ng mga nakapaligid sa atin, or do we choose to dim that light? And this is true po sa circumstances ng buhay ng kahit sino pong pamilya. And lagi talaga, kaya nga napakagandang analogy po, ano yung ilaw na tahanan, lagi talaga na nakasalalay sa nanay. You know, many times sinasabi na you can actually live without a father, although I think talaga na every role naman is important, but pagka ang nanay ang nawala, talaga pong hindi ganun kaliwanag ang buhay. So, sa mga nanay po dito, especially yung mga nanay who are struggling, nagkakaroon ng mga problema sa buhay-buhay, problema sa anak, problema sa asawa, you have that superpower. The superpower to choose your responses sa mga kinakaharap po ninyo, sa buhay ninyo, sa mga kinakaharap ninyong sitwasyon. And from those choices will stem yung capacity to shed more light, to give more light, or to dim that light. Lagi po yan nakasalalay sa choice. So ito po yung napaka-special nating superpower bilang mga nanay.
lagi nating tatanungin ang sarili natin, lalo na kung medyo nalilito, nadadala ng bugso ng damdamin, how will my choice affect yung future ng family ko? How will this affect my children sa paglaki nila? Is what I'm choosing to do giving more light or bringing them away from the light? And sa lahat ng mga sitwasyon na kinakaharap natin, ito po ang magandang isipin lagi. So take a moment to pause and ask yourself this question. Kung nahihirapan dahil ang damdamin ay pagbugso-bugso, and this is no one's fault, many times our experiences in life bring us to this situation kung saan nahihirapan tayo i-control ang ating mga damdamin, then we have our free workshops and trainings. Meron tayong stress management workshop, meron tayong anger management workshop. Again, hindi po natin kasalanan, do not blame yourself kung kayo ay nakakaranas nito mga mahihirap na damdamin na ito. It comes mainly from yung mga past experiences natin. So if you want to learn how to make better choices, magkaroon ng emotional stability so that you can also make those choices and really step into your superpower bilang ilaw ng tahanan, then please do attend my free workshops and trainings para magabayan po kayo. Meron akong mga mental health na mga Zoom meets. Libre po yan. And matatagpuan yung link niyan sa ating community. Join lamang po. And this is all libre, lalo na sa mga walang pang pakonsulta sa doktor. Yung iba naman gusto lang talagang makadaupang palad yung mga community members natin. Gusto ng support. You're more than welcome to join us. I am always wishing you holistic wellness. Talagang wellness that comes from within. Kasi kung ano yung nasa loob will get reflected on the outside. Step into your superpower, mga nanay. I am wishing you a very happy Mother's Day. You are a guiding light. You have it in you para bigyan ng ilaw ang mga tao sa paligid mo. Love and light po lagi.